Okay, so magandang buhay muli sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa part 3, auto transformer motor starter. Ito ay start contactor, Y contactor, timer off. Ibig sabihin, once na bumaba yung 85, 86, ma-energize yung run, mamamatay ngayon yung start contactor, Y contactor, at the same time, yung timer. So, lalong-lalo na itong timer para maprolong po natin yung buhay ng timer po natin. Okay, so we have the ladder diagram. Then we have the power circuit. Same, part 2 po to. Ay, part 3 rather. No? Okay, so pag sinupplyan po natin yung line 1 at saka line 2, so may supply o may kuryente na dadaloy sa line 1, papunta ngayon sa red pilot lamp. Ganon din sa line 2, papunta sa red pilot lamp. Na ibig sabihin, umilaw yung red pilot lamp na siya nagsasabi na hindi pa umaandar yung 3-phase motor po natin. Okay, so umilaw po yung red, ano? Red pilot lamp. Pushing the start push button switch, pag pinus natin yung start push button switch, ayun ngayon, magdidikit ngayon yung dalawang terminal. Pushing the start push button switch, may pansamantalang dadaloy na kuryente from start, no? From line 1, dadaloy sa 96 at saka 95. Rather, may 95 po rito, no? 95, overload relay, no? 96, 95, overload relay, no close contact to stop. Pansamantala sa start, no? Pansamantala sa start dahil nakapush po tayo, nakapindot. Start, then pupunta ngayon sa A1 yung kuryente. At the same time, papunta sa terminal 7 ng timer. Then, susupply niya yung common ng 8 ng timer. Then, sa line 2, may dumaloy din ng kuryente from 3132 ng run. No microse contact. Then, papunta sa A2. Again, once na energize yung coil ng start contactor, A1, A2, dahil pumasok na yung kuryente from line 1, then line 2 sa A2. So, lahat ng normally open contact mag-close, then lahat ng normal close contact mag-open. So, nag-close ngayon yung maintaining contact. Yan, ha? Close ngayon yung maintaining contact. At the same time, nag-open yung 21-22 ng start, na 21-22 ng start dahil na-energize yung start or yung S contactor. Ayun. And, sabihin, nag-open, namatay yung red, then umila yung green, at na-energize yung timer, then na-energize ngayon yung A1 and A2 ng Y contactor. So halimbawa lang po, kahit bitawan ko ito, meron pa rin kuryenteng dadaloy from line 1 hanggang sa stop, then maintaining contact papunta sa A1, then 7 ng timer. Then, papunta sa A1 ng Y contactor. So, na-energize yung start contactor, na-energize yung timer, na-energize yung Y contactor. Then, umilaw yung green ng start. Ito po, umilaw yung green ng Y. So, ibig sabihin, tumatakbo na yung motor at low speed. Bakit? Dahil, na-energize ngayon yung Y, yung power circuit, na-energize ngayon yung start contactor ng power circuit. Ito, na-energize, then na-energize pati yung timer. So, ibig sabihin, yung kuryente ay dumaan doon sa Y-star connection transformer. No? Y-star connection transformer na siya nagli-limit yung current o voltage papunta sa 3-phase motor. So, ang ikot ng motor natin ngayon ay low speed. Low speed, bakit? Dahil yung supply line 1, line 2, line 3 dumaan dito sa Y-star connection transformer or auto transformer. Na? Dumaan dito yung kuryente. So, na-limit yung current o voltage papunta sa 3-phase motor that cause the motor na yan ay low speed. Ayun. Sabihin, meron tayong interlocking po dito.
Ayun, dahil na energize yung Y. No? Na-energize yung Y. Okay, so dahil na-energize yung Y, ito, mag-open. So, halimbawa lang po, halimbawa, 10 seconds yung time setting natin sa timer. 10 seconds, ayun po. Bibilang tayo ng 10 seconds upon energizing. Pag na-energize yan, bibilang tayo 10 seconds. Halimbawa lang po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag 10 seconds, bababa yung 8.5, mag-open yan yung 8.5, mag-close yung 8.6. So, pagbaba pa lang yan, na-de-energize na po yung Y. Yun, na-de-energize na. Ibig sabihin, na-energize yung run contactor at yan ay nag-open yan yung interlocking. Ayan. Na-energize. At the same time, nag-close yung 13-14. Then, nag-open ngayon yung 31-32. 31-32 ng run. Ayun po. No? 31-32. So, once na nag-open yung 31-32 ng run contactor, sabihin, ma-de-energize yung start timer, then Y. So, once na de-energize yung start contactor, mag-open nyo ito. Ayun. No? Open. So, pag nag-open yan, pati yung timer, na-de-energize. Nag-open na rin doon. Na-de-energize yung timer, babalik pa rin ng dati. So, nag-close ulit yung 8.5. Kahit nag-close yung 8.5, dahil nag-open yung 31-32 ng run, ito po, 31-32, at nag-close yung 13-14. Meron pa rin dadaloy na kuryente. Kahit nag-open yung maintaining contact, nag-open yung 31-32 ng run, meron pa rin dadaloy na kuryente papunta sa run contactor. Okay, saan? From line 1, 96, 95, stop. Then, dadaloy dito sa 13-14 ng run. Ito, 13-14 papunta sa terminal 6. Or interlocking 21-22 ng Y dahil yan ang de-energize, nag-close ulit, then papunta sa 1. Then line 2, meron ng supply, umilaw yung green. So patay ngayon yung run con, rather yung start conductor, timer, then Y. So mamamatay ngayon ito, ma-de-energize yung power circuit. Yan. Ma-de-energize ngayon itong start conductor. Then, ma-energize ngayon yung run conductor. Ito na po ngayon ang mangyari. Patay yung timer, patay yung start conductor, patay yung Y conductor. So, wala nang kuryente yung dadaloy from line 1, line 2, line 3, dadaan dun sa Y-star connection auto transformer. So, ibig sabihin, full voltage starting na po tayo. Ang supply natin ay direkta na, napapunta sa line 1, terminal 1, line 2, terminal 2, line 3, terminal 3. So, yung motor natin ay tumatakbo na sa high speed. Bakit high speed? Na-bypass na po yung Y-star connection auto transformer. Okay, ulitin natin, namatay yung start contactor. Ayun, dahil nag-open yung 31-32 ng run. Namatay yung timer natin. Ayun, nag-open yun. Okay, nag-open din maintaining contact. Namatay din yung Y contactor natin. So, ibig sabihin, patay yung start contactor, patay yung Y contactor natin, patay yung timer natin. So, ang umaandar na lang po na magnetic contactor ay yung run. So, once na yung run ay na-energize, no? Full voltage starting na po tayo. Ang supply ng line 1, direkta na sa terminal 1. Line 2, terminal 2, line 3, terminal 3. So, ang takbo ng motor natin ay high speed. So, ayan po ngayon ang part 3, auto transformer motor starter, start contactor, Y contactor, timer off. So again, ito po ay para ma-minimize natin yung gamit ng kuryente, at the same time para ma-prolong natin yung buhay ng timer. So ayan po ang principle operation ng auto transformer motor starter, start Y, timer off. Okay, so patayin natin. So pag pinatay natin, pushing the stop push button switch, ayan. Pag pinus natin yan, mapuputol yung supply from line 1, papunta ngayon doon sa 13-14.
So, mapuputol ngayon dito. Na, ito, mapuputol. Pag naputol yan, ma-de-energize ngayon yung run conductor. So, once pinus natin yan, ma-de-energize. So, mag-open ulit. At the same time, o yan, open. Ito, dati mag-close ulit. At the same time, ayun, iilaw ulit yung red. Na siya nagsasabi na hindi umaandar yung motor natin. So again, ayan po ang principal operation ng auto transformer, motor starter. Start Y, timer off. Maraming salamat po lahat ang sumusubaybay sa aking video. And God bless us all.